Ngayon ay kapwa buwan ng kasaysayan at buwan ng wika sa ating bansa. Ngunit, problematiko ang dalawang aspekto na ito ng ating pagkabansa. Bakit? Sa matagal na panahon, dahil ang history ay written record of past events at naniniwala ang mga tradisyonal na historiador na no documents, no history, aba, tanging ang mga sinulat ng mga dayuhang mananakop ang naging batayan ng marami sa ating nalalaman ukol sa ating nakaraan. Dahil hindi naman nagsisulat ang ating mga ninuno. Kaya naman, nadala din natin ang kolonyal na pananaw ukol sa ating sarili, na mas mababa tayo kaysa sa dayuhan at lahat ng magagandang bagay at ang ginhawa ay nagmumula sa dayuhan. Gayun din dahil sa masyado nating pagpapahalaga sa dayuhang wika, nagkaroon ng pagkakahiwalay ang mga nakapag-aral at ang bayan o masa. Ang maaklat pang kasaysayan ay karamihan nasa Ingles, ang wikang akademiko. Paano mababasa ng balana? Minamaliit din ang sinumang hindi marunong mag-Ingles o nagdidiskurso sa sariling wika. Saan bansa kami nakakita na ang sinumang magsalita ng sariling wika sa klase ay pinagmumulta ng piso bawat salita na tila krimen na mahalin ng sariling wika? Kalokohan, hindi ba? Kaya naman, dinalumat at pinaunlad ni Dr. Zeus A. Salazar mula sa UP Departamento ng Kasaysayan ang isang eskwelang pangkaisipan na nanggaling sa Pilipino at ikinikwento sa Pilipino. Gumawa siya ng sariling salita ukol dito, pantayo, pantayong pananaw, mula sa salitang tayo. Sa madaling salita, ito ay mga kwento at kasaysayan ng Pilipino na isinasalaysay ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Ano ang kaibahan nito sa ginawa din na Jose Rizal, Teodoro Agoncillo at Renato Constantino na sumulat sa dayuhang wika pero nasyonalista? Well, dapat ang pagkukwento ay nasa wikang naiintindihan ng halos lahat. At sa panahong ito, ito ay ang wikang Filipino o Tagalog. Ayon kay Salazar, nung unang panahon bago dumating ang mga Espanyol, pantayong pananaw ang umiiral sa pagkukwento ng mga epiko at iba pang kwentong bayan ng bawat grupo ng tao sa Pilipinas. Pook ang tawag sa kultura na pinagsasaluhan ng isang grupo ng tao. Ngunit, sa pagdating ng panahon, nagsulat ang mga Espanyol ng mga ulat ukol sa mga Pilipino na inuulat nila sa mga kapook na Espanyol na tinawag niyang pansilang pananaw at nagsalaysay din sila sa mga Indio na hindi nila kapook na tinawag niyang pangkayo. Pagdating ni Rizal at ng propagandismo, ipinagtanggol nila ang mga Pilipino pero ang audience nila ay mga Espanyol sa wikang dayuhan kaya tinawag ni Salazar ito na pangkami. Ang diwa ng pantayong pananaw ang nais itatag ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto nang isilang nila ang bansa noong 1896. Ngunit, ngayon makikitang hindi paganap na nangyayari na nagkakaintindihan tayo. Dahil sa edukasyong Amerikano, maraming edukado ang nagsusulat sa Ingles at hindi nakikipagtalastasan sa mga mahihirap. Hindi pa nagaganap ang talastasan ng buong bansa na dapat isinasagawa sa isang maunlad na wikang pambansa na may mga salita mula sa iba't ibang wika nito tulad sa Japan at Thailand. Hindi ba mas maganda at maunlad ng Pilipinas kung nagkakaintindihan tayo at matibay na humaharap sa mga hamon ng daigdig?